Kanya sa kahabaan ng Moriones at nakita po natin ang isa po sa ating kababayan. Siya po ay si, hello po, pangalan po ninyo? Yubi po. Ha? Yubi. Matanong lang po, Ate Yubi, may pamilya pa ho ba kayo dito sa Maynila? Wala na po, patay na po yung nanay ko, naging kalapa. Wala na po, patay na po yung nanay ko, naging kalapa. Nag-iisa lang po kayo? May mga kamag-anak po ba kayo na tumutulong po sa inyo? Ay, malalayo po sila rito. Nasa, ano po, Guadalupe. Guadalupe, paano po kayo napunta dito po sa lugar dito sa Moriones? Kasi nabubuhay pa po yung nanay ko. Nangungupahan lang po kami din sa may mabuhay to aso. Buhat na mamatay yung nanay ko. Tapos na-squat na rin yung mga ano dyan sa mabuhay, yung mga squat. Kaya, ayun, eto. Sa kalsado na lang nakatira. Ayun, paano po yung mga pangangailangan po ninyo? Dito po sa ano, sa pangangalakay ko po. Sa pangangalakay. Tanong ko lang po, yan po bang kapansanan po ninyo simula po ng pagkabata? Ganyan na po kayo? Po, yan po. Polio, apat. Polio. Ilan taon po kayo noon? Apat. Apat na taon. Apat. Then? Tapos nung mamatay yung nanay ko, 15 years na po. 15 years old kayo na matay yung nanay nyo. Kayo, nag-aral po ba kayo noon? Hindi na. Nag-aral naman po ako kahit papano. Tinulungan naman po ako ng mga kaibigan ko noong araw. Tinulungan naman po nila ako. Wala eh. Na-squat na yung bahay nila dyan sa may mabuhay. Napunta na sila sa Laguna. So, wala po kayong kapatid? Solo lang po ako. Solong anak lang po. Ayan, so panawagan po sa ating mga kabayan na gusto po tumulong po sa kanya. Siya po ay meron po kapansanan, meron po siyang polio. Bata pa lamang po siya. E nagkaroon na po siya na kapansanan. At namatay po kanyang magulang nung siya po ay 15 anyos. Kaya ito na po ang ginawang kinabuhay niya. Pangangalakal para makakain sa araw-araw. Lang siya. Pagka kumita ng 50, maswerte na lang pagka kumita ng 100. Saan po kayo nakatira? Dito lang po sa sidecar. Sa? Sidecar. Dito kayo mismo sa sidecar nakatira? Apo. Ngayon po, saan po kayo pupuesto kung sakasakaling mabigyan po namin kayo ng tulong at marami mong pagdala po ng tulong at suporta po sa inyo? Po, sa may Tedes. Sa? Tedes po, sa may Kainan. Anong street po? Ito, dito lang po yung saan po dyan? Po, yung Tedes na Kainan. Tedes po. Sige po. Yung may puno. Sige po, ayan. Si Ate... Ano ulit? Yubi. Si Ate Yubi, ayan. Nakita nyo po, may kapansana po siya. Pero nakita nyo po, nangangalakal po siya gamit ng kanyang sight guard. Ayan. Sige po. Maraming salamat po, Ate Yubi. Mabuhay po kayo. At dahil dyan, syempre meron naman kami bibigay na po sa inyo na kahit pa paano ipanggasas po ninyo para makatulong po sa inyo sa kabuhayan po ninyo. Muli maraming salamat, Yubi. Ito, pagmasdan po natin ang kanyang sidecar. Ayan po, ginagamit niya sa pangangalakal upang kahit pa paano kumita po siya sa marangal na pamamaraan. Saludo po tayo sa kanyang lahat. Mabuhay po kayo, Ate Yubi. And this time, pupuntahan po natin yung lugar kung saan nag-i-stay si Ate Yubi para alam natin kung sakasakali may mga magpadalang tulong at kung may mga tulong kami ibibigay ay dito po natin dadalhin sa lugar na ito kung saan daw siya nag-i-stay kapag gabi at kapag mga oras na nagpapahinga po siya. Puntahan po natin. Dito na ho tayo. Ito yung sinasabi niyang Day-Day's na Kainan at doon po siya nag-i-stay dyan po sa may mga motor pong iyan. Ayan si Ate Yubi. Hello, Ate Yubi. Ayan.
Ayan. Sige, Ate Juby, ha, maraming salamat. Hayaan nyo po, pag marami pong makakapanood po nito at marami pong makakaasa po kayo, marami pong makakatulong po sa inyo. Ano po gusto nyo sabihin, Ate Juby? Ipakilakas pa pa. Nais ko lang po sana makahingi ng konting tulong na pang-araw-araw para minsan matumayok kita sa ni sa kalakal po. Pang-araw-araw lang po. Maraming salamat, Ate Juby. Gabayan naman kayo ng pomikapal at ingat po kayo palagi. Thank you po, Ate Juby.